Kung babasahin po natin maigi ang mga Gospels, alam po natin na ang utak sa pagpatay sa Panginoong Hesukristo ay walang iba kundi si Caiaphas. Isa po siyang high priest. Okay. Siya po ay ano pong bang tawag dito? Son-in-law ni Annas. Isa rin po itong mataas na opisyal ng mga Sanhedrin during that time. Pero ano po itong pumasok sa puso ni Caiaphas? Bakit po niya pinagbalakan to the point na ipapatay niya ang Panginoong Hesukristo? Number one, inggit. Kasi si Jesus, during that time, talaga nagiging popular po talaga siya. Hindi mahulugan ng karayom yung mga pinupuntahan niyang lugar. Tapos, nung dumating po yung tinatawag nga pong Palm Sunday, ang Panginoong Hesukristo pumasok sa templo. Lalong nag-escalate dito. Nung yung mga paninda roon, di ba yung mga doves, mga tinitinda, pang-offer naman po yung mga yun eh. Then sinabi ng Panginoon, bakit ginagawa ninyong kalakal? Or should I say, bakit ginagawa ninyong palengke ang bahay ng aking ama? And then, pinagtataob niya yung mga mesa. At isa puro yun sa dahilan bakit nag-escalate yung galit nitong si Caiaphas. Until nakakita siya ng isang way. Isang lalaki na nagngangalang Judas. Sumasama sa Panginoong Jesus. Actually, kasama po siya sa 12. Pero ito po ay hindi mananampalataya ng Panginoon. Nandoon si Judas dahil sa kanyang sariling material na kapakinabangan. Siya po ang umahawak ng mga treasury ng grupo. Pero sabi ng Bible, ito ay kanyang binubulsa dahil siya ay sakim at swapang. Di po ba? Ngayon, kinausap ito ni Caiaphas, inalok si Judas ng 30 pieces of silver, which is a hefty amount of money during that time. Malaki po yun. That's equivalent to almost millions sa panahon natin ngayon. At si Judas, syempre, nasilaw dito. Si Judas po kailanman hindi po siya nagsisi. Ang tawag lang po doon, remorse. Magkaiba yung remorse sa nagsisi. Okay? So si Judas hindi po ligtas. Pero hindi ng topic natin, si Caiaphas. Noong November 1990, magte 33 years ago na po, nahukay ang libingan ni Caiaphas. Another proof na totoo ang Bible. Totoo ang Biblia. Kung ano nakasulat sa Biblia, totoo. Kaya huwag natin pagdududahan ang salita ng Panginoong Hesukristo. Si Caiaphas, gumawa siya ng hakbang na parang palihim. Ayan. Gabi. Sa dilim ng gabi, doon nila inaresto ang mahal na Panginoong Hesukristo. Mula doon, sa Garden of Gethsemane, idiniretso siya yun sa kanyang biyanan na si Caiaphas. Biyanan pala ang tawag doon. Biyanan niya. Tapos, diniretso na rin doon mismo sa palasyo nitong si Caiaphas. At doon, pinagmumura, pinagsusuntok ang mahal na mukha ng Panginoong Hesukristo. Si Caiaphas, sa sobrang galit niya, dahil may sinabi ang Panginoong Hesukristo na kung tutuusin, isang sagot lang naman po sa kanilang tanong. Nagtanong si Caiaphas. Ganito ang tanong ni Caiaphas. Oh. Are you the Son of God? Sumagot si Jesus Christ. I am. And starting today, you will see the Son of Man coming in the clouds of heaven with mighty angels around Him. Ang ginawa ngayon, okay? Ni Caiaphas tumayo. Hinapak niya yung kanyang damit at sumigaw siya. Kalapastanganan or blasphemy. Diba? Yun po ang nangyari. Tapos nandito pa si Malco. Si Malcus, kilala niyo si Malcus, ito yung tinagpas ni Pedro yung tenga doon sa garden. Ang ginawa niya,
sinampal niya ang Panginoong Hesukristo at nagtanong ang Panginoon kay Malchus. Kung may mali sa sinabi, kung may mali sa sinabi ko, sabi niya kay Malchus, patunayan mo. Pero kung wala ka namang patunay na mali ang sinabi ko, bakit mo ko tinampal? Kanya. So, makikita mo rito yung wisdom ng Panginoon sa kanyang mga pagsagot. At habang nakaharap siya doon sa hukuman ni Caiaphas, which ang tawag ko po dyan, personally ang tawag ko, that is a very unfair trial. Actually, crime yan eh. Crime yun, yung ginagawa sa Panginoon. Ayon sa batas, yan po ay isang karumalduman na krimen. Hinuli mo ng unfair yung tao. Diba? At ang kanilang balak, ito pa po, ipapatay ang Panginoong Hesukristo bago dumating ang Sabat. Amen? Kaya ang nangyari naman po rito is this. Hindi po sila makapagbibigay ng hatol. Kasi, during that time, ang buong Israel ay under the Roman Empire. So, sino po ba ang namamahala sa buong Jerusalem o sa buong Israel that time? Si Poncio Pilato. So, in the middle of the night, you can imagine, kinatok si Pilato. Eto, may dadaling kaming tao, Jesus na taga Nazaret. Ang sabi nila, manggagaway, gumagawa ng gulo, ganun-ganun. Pero lahat ng yan, alam natin kabaligtaran. Si Pilato, nakita niya agad sa Panginoong Hesukristo, innocent siya. Kaya, ang gagawin ko na lang kanya para hindi nila pagtripan itong si Jesus, padadala ko siya kay Herodes. So, pinadala ni Pilato kay Herodes, siguro para makaiwas ta gulo, kasi malaking gulo po yan. Pero, itong maganda kay Herod, wala rin nakitang kasalanan si Herod kay Jesus. Hindi po bang ganda? Unblemished ang Panginoon. Yung perfect offering natin, unblemished, perfect. So, na-imagine nyo ano yung in-impute sa atin na righteousness, perfect. Nakikita talaga. Kaya yung mga hindi mananampalataya, makikita sa atin, may kakaiba sa ating mga believers sa Jesus. So, ito pa pong nangyari. Nung walang makita si Herod, ito po maganda, ibinalik ngayon ni Caiaphas. Inutusan ngayon ni Herod si Caiaphas, ibalik mo kay Pilato yung taong yan. So, binalik nila kay Pilato. Si Caiaphas po yung sulsul ng sulsul kay Pilato. Pilato, ipapatay mo yung taong yan. Pag hindi, magagalit sa iyo ang Cesar. Sino po bang Cesar? Ito po yung pinakamataas na tao sa buong mundo during that time. Siya po ay isang emperador, Caesar, sa Roma. Natakot ngayon si Pilato. Anong gagawin ko? Sabi niya ganyan, kung hindi ko pagbibigyan tong si Caiaphas, utak ni Caiaphas talaga eh. Lagot ako, maaalis ako sa pwesto ko. Paano yung mga pinaghirapan ko? Bla, bla, bla. Sabi naman ni Claudia, yung kanyang mahal na asawa. Pilato, don't touch that man. Last night, ako ay inararo ng mga pahirap, no? Ng mga panaginip tungkol sa Jesus ng Nazaret na yan. Kaya huwag mo siyang gagalawin. Something evil might happen to us if you do so. Lalong naguluhan si Pilato. Na-imagine niyo po yung tawag dito, yung hirap din na dinanas ni Pilato. Parang nag-uumpugang bato siya napunta. Sabi niya sa soldier niya, ipatawag mo ngayon si Jesus, kakausapin ko. Ito po maganda rito. Very controversial po itong statement na ito. Are you the king of the Jews? Ani Pilato sa kanya. Sumagot si Jesus Christ. I was born in one purpose. Sabi ni Pilato naman, bakit ka nagsasalita sa akin ng ganyan? Ako ba ay Hudyo? Yung mga tao mo sila ang nagdala sa iyo dito. Bakit? Ano bang ginawa mo masama? Then sumagot si Jesus, I was born in one purpose and to bear witness for the truth. Alam mo, nakakalungkot po nito. Nang sabihin ni Jesus na, I was born in one purpose to bear witness for the truth. Tinignan siya ni Pilato at tinanong siya ni Pilate, what is the truth? Nung itanong niya kay Jesus, what is the truth? Sabay tumalikod si Pilato. Hindi niya hinintay yung sagot ng Panginoon.
Nakakalungkot. Nakakalungkot. Kasi alam niya po ang sagot doon sa tanong ni Pilato, ni what is truth? Sasagot sana si Jesus, I am the truth. Di ba? Kasi alam naman natin siya ang truth. So yan. Nung wala na talagang magawa si Pilato, sabi niya, may isa pang paraan siguro para mahabag ika itong mga tao kay Jesus. Ipapahagupit ko siya. Alam niyo po yun? 39 plus 1 kung tawagin nila. O 40 minus 39. Lashes. Pero ang ipanghahagupit, gawa sa mga buto ng mga hayop na malalaki. So yung mga laman ng tao, kapag ka hinagupit ito sa tao, maglalabasan yung mga laman. Kung napanood nyo yung The Passion of the Christ, hindi ko na po kailangan i-detalye yan. So pinahampas ni Pilato, pinahagupit niya, hindi na makilala halos ang Panginoong Hesukristo. Yung napanood nyo sa The Passion of the Christ, pogi pa po yun. Grabe ang sinapit ng Panginoong Hesus, hindi na po siya makilala. At pinagtripan pa lalo siya ng mga Hudyo at ng mga sundalo na Romano. Gumawa ng koronang tinik, hi, teka lang po ha, yung koronang tinik na yan, hindi po yung parang ipinutong lang na parang Miss Universe, mali. Nope. Ito po ay ginawa nila na mas masikip kesa doon sa aktual na ulo ng pagpuputungan nila. Therefore, ulo ng Panginoong Hesukristo. Mas maliit nga yung koronang tinik. Kaya ang nangyari, ipinilit nila itong isinoksok, yung malalaking tinik na yan, naglabasan ngayon sa tenga ni Jesus, doon sa kanyang, halos sa mata niya may nakatusok ng mga tinik, ang hirap ng pinagdaanan ng Panginoon. May mga arteries na na-damage sa kanya. Lahat nang yan dahil sa pagmamahal at pag-ibig niya sa atin. Tuwan-tuwa ngayon si Caiaphas, sabi niya. Pinahirapan na si Jesus, and blah, blah, blah. Pero sa kabila niya, nag-plot sila. Ang sabi ng iba, binayaran ni Caiaphas yung mga tao na sisigaw. Kasi si Pilato, nag-desisyon si Pilato kasi meron pong kaugalian ng mga Hudyo during that time na magpapalaya, pwede magpalaya si Pilato ng isang prisoner. Mm-mm. Kaya nung nakita ngayon ni Pilato na talagang hindi naman sila naawa kay Jesus sa kabila ng pinutungan ng koronang tinik, binugbog, ang pinaka last resort ni Pilato, papiliin sila si Jesus o si Barabbas. Kasi si Barabbas po, number one na killer sa Jerusalem that time. Malamang pipiliin nilang palayain si Jesus kasi masama si Barabbas. Iba po ang nangyari. Kasi sinulsulan lahat ni Caiaphas yung mga tao. Sabihin nyo, palayain si Barabbas. Barabbas, Barabbas, Barabbas! Wala nang magagawa si Pilato. Kumuha ka nga ng planggana, sabi doon sa kanyang alila o kanyang katulong. Sa harapan ninyong lahat, huhugasan ko ang aking mga kamay sa dugo ng taong ito. Sumagot si Caiaphas, hayaan mo na ang kanyang dugo ay mapasa akin at mapasa amin hanggang sa mga susunod naming saling lahi. Kaya nagkaroon po ng Holocaust. Dahil doon sa sinabi ni Caiaphas na yan. Ano nangyari sa mga Hudyo? Isang nakakalungkot. Nadudurog ang puso ko pag pinapanood ko yung ginawa ni Hitler sa mga Hudyo. Pero lahat nang yan dahil tinanggihan nila ang kanilang Panginoon, Hesukristo, na nagkatawang tao para sana sa kanila. Kasi si Jesus, isa po siyang Jewish Messiah. Si Jesus talaga para sa Israel yan, para sa mga Hudyo yan. Pero dahil tinanggihan ng mga Hudyo, nabuksan ngayon sa mga hentilang kaligtasan. Alleluia. Yan po ang nangyari. At lalong natuwa ngayon si Caiaphas sapagkat sabi ni Pilato, hinahatulan ko si Jesus na taga Nazaret na ipako sa krus. Tuwang-tuwa ngayon si Caiaphas. Nasunod yung gusto ni Caiaphas. Kasi bago yan, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Ayan ang kanilang sigaw. Pinagbigyan na ni Pilato, siguro para matapos na. At nakita na rin ni Pontius Pilate, wala siyang magagawa. Ngayon, sino ngayon ang guilty sa pagpatay kay Jesus? Si Caiaphas ba? Technically, dun sa crime, dun sa krimen, si Caiaphas po talaga. Dun po sa crime, dun sa krimen, titingnan natin yung ibig sabihin yung outer.
may participation si Pilato, wala lang nagawa si Pilato. Pero gusto nga niyang palayain eh, hindi ba? Si Pilato, si Caiaphas talaga ang utak niyan. Nakipag-deal siya kay Judas. So si Jesus, ipinako sa krus mula 9 o'clock hanggang 3 o'clock. When he shouted, "It is finished," 3 o'clock ng hapon, at ang kaligtasan nabuksan na sa lahat ng tao sa mundo. Ngayon, si Caiaphas, ba ang may kasalanan? Technically, sa outward, yes. Nasa Bible yan. Siya ang utak, siya ang gustong, yeah. Mabuti nang mamatay ang isang tao kaysa mapahamak ang buong nasyon. So siya talaga ang nagpapatay kay Jesus kung titignan mo. On the outside appearance. Pero may sasabihin ako sa inyo. Yung totoong dahilan po, kasi si Jesus po, nag-ooperate yan spiritual. Although, meron pong physical. Sa spiritual, ang nagpapatay kay Jesus, ang ating mga kasalanan. Kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan ng buong mundo. Akala ni Caiaphas, nagtagumpay na siya nang nakita niyang nakabayubay sa krus ang anak ng Diyos, especially nung namatay ito sa krus. Akala niya tapos na ang lahat. Pero wag ka. Yung veil ng temple nahapak o napunit mula itaas hanggang ibaba. Mahirap kasi pag mula ibaba, nahapak pataas. Ba, pwedeng gawin ng tao yon. Mataas po yung veil na yon. So, mula itaas hanggang baba, ito ay nahapak. Sino ngayon ang pumatay kay Jesus? Ang ating mga kasalanan. Lahat ng kasalanan ng mundo inilagay ng Diyos Ama kay Jesus. Alam po ba ninyo for the very first time sumigaw si Jesus? My God, why hast thou forsaken me? For the very first time. He didn't call God his father, his own father. Nope. He called his father God. Di ba? He called his father, my God, why hast thou forsaken me? Because during that time, tayo na po ang kinakatawan ni Jesus. Tayo na po ang nire-represent ni Jesus sa cross. Lahat ng kasalanan natin. And he shouted, "Tetelestai, it is finished." Akala lang ni Caiaphas, nagtagumpay siya. Pero ang totoo, talunan siya. Pero sa kabilang banda, may isa rin nagdidiwang. Ang pangalan niya, Taning, Satanas. Akala rin ni Satanas, okay na, namatay si Jesus. Pero hindi. Hindi po. Dahil sa totoo lang po, pumasok ang tagumpay sa buong mundo dahil sa kamatayan ni Jesus. Sapagkat hindi po siya hinawakan ng kamatayan, after 3 days, natagpuan nilang empty ang tomb ng Diyos Anak. He is the God of Gods. Hindi siya pwedeng hawakan ng tomb o ng libingan dahil siya ay Diyos. He is the Lord God Almighty. Siya lang ang kaligtasan. Wala nang iba. Historically, Caiaphas, yes. Spiritually, si Satan, maaari. Pero naniniwala ko, lahat ng nangyari ay plano ng Diyos. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Hindi natin kayang ipaliwanag bakit ganon. Pero ang alam lang natin, dala ng kanyang pag-ibig, iniwan niya ang glorya ng langit upang magsakatawang tao, upang matupad ang kanilang layunin bago pa man lalangin ang santibutan. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this wonderful video, share the love of Jesus. Again, tandaan po natin, Jesus died on the cross for us. At lahat ng tao, iniimbitahan niya na i-accept ang ginawa niya sa cross. The moment you decide for Jesus, you will have everlasting life. Tulad ng sinasabi ng John 3:16. Isa po yung invitation. You know what? John 3:16 is the heart of the Bible. Kung bumili ka ng Bible, ang heart of the Bible is John 3:16. So, the only way you can do is to accept the free gift, the Lord Jesus Christ.
Thank you, and Jesus truly loves us all.